Hello mga Damadorians, kumusta na kayong lahat dyan? Heto na naman ang channel ni Damador 1000 para muling ipagpatuloy ang pagpapakita ng labanang Dama King at Boy in Chic. Okay, ang kanilang laban ay best of 8. Nakakadalawa pa lang sila. No, pinakita ko na sa nakarang video ang game 1 at saka game 2. Kaya game 3 na tayo ngayon. Okay, bago tayo magsimula, magbibigay lang ako ng konting impormasyon ha. Itong si Dama King at saka si Boy in Chic ay magkaibigan talaga. No, kaya hindi talaga sila maglalaban na yung parang yung mga harang ng pera. Ayon kay Dama King na ang kanilang laro ay friendly game. Pero may pusta, no? May karga. Parang ka daw naman galingan para lumabas yung totoong tira. Ibig sabihin kahit magkaibigan sila, nilagyan nila ng karga. Ngayon kung magkano yung karga, hindi na natin alam. Siyempre alam mo na pagka friendly game siguro malamang baka 100 lang o 200 lang yung kinakarga, no? Ganun ang friendly game, wala ka namang libu-libo. Eh friendly game nga. Siyempre lalagyan ng karga para siguro pagkatapos siguro noon baka magiinom, ipang iinom din lang nila o ipang anong gagawin nila, pang kakain lang nila, yung ganun. Okay? So bago tayo magsimula, shout out muna. All right, shout out kay Light Yagami. Yun. Shoutout din kay Jobert Acacio. Alright. Shoutout din kay Arman Ubasco. Yes. Shoutout din kay Bobby Kalunsag ng Digo City. Alright. Shoutout din kay Engineer James Kadungog ng Negros Oriental. Alright. Shoutout din kay Carlo J. Abale ng Gensang. Yes. Shoutout din kay Narding Amor ng Tabukan, Kabatuan, Iloilo. Okay. At shout out naman kay Albert Lebuna. All right. Shout out din kay Val Ligutan ng Andabuhol. Yes. At shout out din kay Elmer Gansan. Yun. Ngayon shout out naman natin yung nasa ibang bansa gaya ni na Roy Quirante sa Israel. Okay. Shout out din kay Nelson Barreno ng Riyadh Escobar, Saudi Arabia. Okay. Shoutout din kay Dodong Ababa ng Cypress, California. Alright. Huwag na natin patagalin pero may shoutout po ulit mamaya. Okay. Game 3 na tayo. Pero bago tayo magsimula, basahin muna natin itong may isang comment dito. Ang sabi dito, may nag-comment na ang sabi ay yung dunong daw, yung level ng dunong daw ni Dama King ay nasa mga Junior A. Ito naman yung masasabi ko. Dito sa Manila, yung Junior A, may dalawang kategory kaming tinatawag. Meron kaming tinatawag na Junior A na malakas, meron tinatawag na Junior A na mahina. Pagka Junior A na malakas, gabalahibo na lang yan, gabuhok na lang yan. Kapantay niya na yung mga senior, no? O sabi natin na kunting-kunti na lang, kadikit niya na yung mga grandmaster level. Pero kapag ka Junior A na mahina, lemado lang siya ng konti dun sa mga Junior B. Halimbawa, tulad ko, ang level ko na sa mga Junior A na mahina. Kaya kapag ka ang Junior A na mahina, kakalabanin mo yung Junior A na malakas para akong lumaban sa senior, para din ako lumaban sa grandmaster. Kasi ang Junior A na malakas, kaya akong bigyan ng isang tabla tsaka isang parehas. Yun, ganun. Ganun ang agwat ng Junior A na malakas tsaka Junior A na mahina. Ngayon, kung, kapag ka ang kakalabanin ko ay yung senior o yung mga grandmaster level, kaya akong bigyan ng solid tabla. Katulad ng binibigay nila ni Willie sa mga taga Cebu. Yung ganun ang agwat, no? Ganun ang diferensya ng grandmaster sa Junior A na mahina. Kaya pero kapag ka Junior A na malakas, halos kunti na lang yan eh. Kunti na lang, kunting dikit na lang yan sa mga senior, no? Kaya yan si Dindo Dama King, sa tingin ko ang level niya ay nasa mga Junior A na malakas, no? Kaya mapapansin natin kapag sa mga laro nila, sa pinapakita kong laro, nakakatabla siya na nakakatabla. Eh samantala kung ako ang sa ganitong level ko ang maglalaro sa mga grandmaster katulad nila ni Willie, yung tabla napakahirap kong abutin, ha? Talagang madalas akong matalo dahil ganun ka laki ang agwat, no? So hindi ako nagmamagaling, baka isipin niyo magaling ako pero ang level ko mahina lang ako, ha? Siyempre marunong ako magturo. Pero yung sa pagdating sa actual, hindi ako ganun kalakas na inaakala nyo. Okay? So, huwag natin patagalin na. Simulan natin. Game 3, laban ng Dama King at Boy in Chic. Ito, unang sulong si Dama King.
Okay, ang gagaling talaga pareho, ano? Yung game 3, tabla. So, ang score nila, 0 yung talo, 0 din ang panalo. Meron silang tatlong tabla pareho. Okay, so game 4 naman tayo. Pero bago dyan, shout out muna. Okay, shout out naman natin ang mga YouTuber gaya nina Damaking TV. Yun, nandyan ang ating bida sa content na to. Si Dindulumbayan, shout out din sa Kadamista TV. Yes, nandyan naman si Jojoy Pagadian, ang ating Grandmaster. Shout out din sa Philippine Dama Tutorial. Yun, nandyan naman ang ating Grandmaster na si Willie Tukuran. At shout out din sa Dama Asyong Ting Channel. Yes, shout out din sa Triple Dama TV. Okay, at shout out din sa Nars Dama TV. Yes, shout out din sa Dama Maestro. Yun, at shout out din sa Pinoy Dama TV. Okay, shout out din sa Larry Dama PG. Yes, at shout out din sa Batang Damista ng Jensan. Okay, huwag na nating patagalin ha, pero may shout out pa uli mamaya. Okay, game 4 na tayo. Pero bago dyan, may gusto pa akong basahin na isa pang comment. Okay, may nag-comment dito, nag-request na kung pwede daw palitan ko daw yung kulay ng mga pitsa ko. Na ang ginagamit ko kasi ay kulay green at saka orange. Na kasi daw sa tingin nila, parang halos magkapareho yung kulay. Okay, pwede, no? Pero bigyan nyo naman ako ng pagkakataon na makapag-ipon kasi iniipon ko pa yung mga pitsa. Nagsimula na ako mag-ipon. Para doon sa mga nag-request na palitan ko na yung kulay. Okay, kasi naiintindihan ko yan na meron kasi mga ibang subscriber na malabo yung paningin o kaya colorblind, gano'n na ang tingin nila sa green tsaka sa orange ay parang magkapareho lang halos. Okay, so meron akong naisip na kulay na magiging mas malayo ang pagkakaiba. Hindi ko kasi pwedeng palitan ng black tsaka white kasi white yung board. Pag kinabit ko yung white na pitsa, baka di naman makita yung white, no? Yung itim lang yung makikita. Kaya ibang kulay na lang, pero yung kulay na light versus dark. Okay? So wag na natin patagalin, ha? Game 4, laban ng Boy in Chick at Dama King. Okay? Unang sulong naman ngayon si Boy in Chick. Alright?
Okay, sa ganitong posisyon, ayon pa kay Dama King na inalok daw niya ng tabla si Buy Inchik. At pumayag naman si Buy Inchik, kaya ang resulta ng laban ay... Alright, yung game 4, tabla na naman. Walang panalo, wala pang natalo. Tabla ang game 4, pareho silang tiga-apat na tabla. Okay, so talagang ang higpit, ang tindi ng dalawang ito, no? Talagang hinihigpitan nila, ayaw magpatalo ang bawat isa. Okay, so ngayon naman, sa game 5 naman tayo. Pero bago dyan, shout out muna. Okay, shout out dito kay Alvin Estranya ng Batangas. Yun. Shout out din kay Ruben Gaung. Yes. Shout out din kay Juven Tagolimot. Okay. At shout out din kay Jolitz Bulahan. Yes. Shout out din kay Gilbert Enoch. Okay, at shout out din kay Julius Lasia. Yun. At shout out din kay Mario Argao alias FJR Abregana. Okay. So wag natin patagalin, ha? Game 5 na tayo. Sa game 5, unang sulong na naman si Dama King. Okay, panoorin natin. Tingnan natin kung magkaka-score na. O yan.
Ayun, yung game 5. Tabla na naman. Ang tindi talaga, no? Grabing pigil talaga. Magkano kaya ang kanilang pusta? At ganun katindi yung pagpipigil nila, no? Higpit talaga. Okay, so wala talagang gusto magpatalo. Okay, so game 6 naman tayo, no? Kaya lang, wala na tayong oras. Okay, so sa abangan nyo lang sa susunod na video, yung last 3 games, kasi best of 8 yan. Game 6, game 7, at saka game 8. Panuuri natin kung paano sila magkakatalo at kung makabawi man, paano sila magkabawian. No? Okay, so maraming salamat sa inyong oras. Hanggang sa muli.